Ligas ng Morning. Magandang umaga sa lahat. Nandito ako sa Batangas, sa lugar ng tinirang pamangkin ko. So, masaya ako dahil kahit pa paano nakakuha sila ng bahay. Hindi ka tulad sa akin ng araw ko talagang hirap akong kumuha ng bahay. Gusto ko yung guman. Hindi ko talaga kaya. Dahil nga dito ang sulit ko ng araw. So, pasalamat kami na mayroong isang Lloyd Kedina na nakapag naging influencer, naging maayos ang kanyang pag-vlog at naging mabuting anak. At nakakuha kami ng bahay nga sa Cavite ngayon. So, masaya na ako para sa kanila. So, ako'y nag-travel vlog o nag-road trip travel vlog. Maraming nga nagpapa sa akin, ba't ako nagta-travel eh. Hindi ko kasama pamilya. Kasi nga, nag-travel vlog nga ako. Pag sinama ko sila, sino ang mga tao sa bahay? So, nag-road trip travel vlog ako at pinupuntahan ko lahat halos ng pinupuntahan ko ang aking mga kamag-anakan at mga kaibigan. Mga lugar na hindi ko napuntahan ang napuntahan ng aking ama ay halos napuntahan ko na. So, salamat sa mga sumusubaybay sa akin. Maraming salamat din sa mga ibang medyo umaayaw sa aking estilo sa pagbablog kasi ito personal vlog. Vlog ko to eh. So, dinidetalye ko lang dito yung buhay ko, saan ako, bakit ako pupunta sa gayetong lugar kasi nga nagtatravel ako. Ako lang mag-isa. Wala akong ibang kasama. Kaya kung makikita mo sa lahat na aking vlog, ako lang nagbablog, ako nag-i-edit. Minsan sa sobrang pagod ko eh, hindi ko na naputol-putol lang aking mga video. Nagreklamo lang ang iba. Pati sa thumbnail. Minsan nasusubraan ko lang. Nasusubraan ko ng mga litra. Dahil lang yung link ko na napapagod na. At ako'y umabot na sa kumbaga sa ano'y pag sobrang pagod na ito ihiga mo na lang. Yun. So nagtaka kayo kung saan ako nakikitira. Pag lugar na wala akong kakilala, nag-check-in ako sa pinakamurang hotel. Of course, doon sa pinakamurang hotel na pwedeng akong humiga at kung mayroong internet o wifi. Kasi malaki ang discount pag senior citizen. Sa pinakamurang hotel, check-in ako 350, 500 yan. 550 may ano na, may wifi na, may aircon, may ano na siya. Kompleto na. Pero kung gusto mo electric fan lang, ano lang, 350. Meron nga 250. Doon sa terminal ng Alpang Terminal yun. Pero walang tubig. Tapos nagkataon na walang tubig nung nandun ako. Kaya siguro binabaan ang check ang bayad. Tapos walang ano, walang CR sa loob, nasa labas. So depende sa'yo kung gusto mong tumira sa o mag-check-in o matulog, pahinga lang, maglamang, pwede na yun. E ako naman eh, ano, kubuy ako. Gusto ko lang kasi pag nag-check-in ako, mayroong wifi kasi habang nag-ahiga ako, nag-i-edit ako. Napapansin mo, wala na ako ganong mag-rock and music kasi kadalasan na-copyright ako. So, yun ang ginagawa ko. Ano lang, inaalis ko lang yung mga bad words, yung mara, ano, may narinig ako nagsisigawan, nagmumura. Inaalis ko lang yun. Tapos yung mga hindi magandang mga tanawin. Pero may minsan hindi mo maiwasan. So, pasensyaan nyo na. So guys, ako gusto ko lang magpasalamat sa mga taong naniniwala sa akin, sumusubaybay sa akin, at masasabi natin naawa sa akin. Pero ganun pa naman, nagpasalamat ko sa mga nagpadala sa akin ng tulong. At hindi ko nababanggitin ang pangalan po for their own safety. Para na rin sa kanilang ano, privacy. Ika nga. So kung gusto niyo pang tumulong sa akin, nagpasalamat ako. Gusto ko lang shout out din ang mga sumusubaybay sa akin, nagmalasakit sa akin. Lahat ng kamag-anakan ko. Halos lahat naman sila. Mula Cebu, Mandawi, Davao City, Tagum City, Kidapawan, Mabini, Davao del Sur, Davao Occidental, sa mga kakilala ko, kasama ko sa trabaho sa Digos, mga fans ko doon, mga followers ko,
Hindi ko na kayo isa-isahin dahil sa sobrang dami. Guys, gusto ko na i-shout out ang mga taong nasa aking likuran o sa aking, wala sa likuran ko rito, paner. Mga taong nasa aking, kumbaga sa ano, mga taong naglambigit sa aking buhay. Sa Tagalog yung lambigit. Bisaya. Matagal guys, sulit sa kabisayaan. Kasi Bisaya talaga ako eh. Number one niya doon sa pamilya nila, Madam Ivan. Thank you sir, ma'am. At sa mga kapatid ni Madam Ivan, siyempre si Madam Ivan. Kay Bindi Aye, Samsok, Jacob, kay Pulong, lahat ng mga taga-Javier. Siya at siya niyo, yung mga nakakilala sa akin, hindi ko man kayo na mukhaan. Bigla na lang akong binabati. Kuya John, Papa John, ano yung nagpabali sa akin doon. At saka sa Abuyog. Sana ang Abuyog maging city na. So salamat guys sa inyong pagsubaybay sa akin, pag antabay sa akin, pag ano batao gito, tulong sa akin. Lalo si ano, si Madam Ivan, talagang malaking pasasalamat ko sa pagpatuloy sa akin. Pagkagaling ko ng Cavite, dumiretso ako sa pinsan ko sa Tondo. Hello mga pinsan ko diyan, mga pamangkin diyan sa Camba Extension Tondo Manila. Hindi ko malimutan yung lugar niyan. Diyan ako una talagang tumira o sumalta nung pumunta akong Maynila. Pero nung pumunta ko Maynila na papatawin ako ng aking tiya. Kasi nga hindi ako nag-graduate parang high school noon. Kaya napanpad ako sa Laguna. Tapos pumunta akong Olongapo City. Napakagulo ng buhay ko. Yung may tampo ako sa tiyahin ko dahil sinapagsabihan ako na anong gagawin mo doon sa Maynila? Hindi nga pag-graduate ng high school. Ano kayo? Kargaro sa pera? Nadinig ko na rin yung doon sa talumpati ni Presidente Duterte na sinabihan siya ng ganun ang kanyang ama. So, ganun ang mga salita ng araw. Pag hindi ka pa nag-graduate o hindi ka nakatapos o wala ka natapos, ganun ang binabanggit ng mga tao. Parang hindi naman yung panglait sa'yo. Kundi, pananakot lang yun para ikaw ay magpursige na mag-aral. So, tama na yung kanila talagang mga salita o mga words na ginamit. Yan nga, para mag-aral ka talaga. So, kayong mga hindi pa nag-aral, mag-aral na kayo. Mag-aral talaga yung mabuti. Kahit makatapos man lang kayo ng high school or makakuha man lang kayo ng mga kurso, kahit vocational. Yung may mga kaya naman, tapusin niyo na pag-aral nyo. Total, marami naman kayong pera. Pagdating ng araw, iba ang may hinahawakan kang ano talaga, diploma. Tapos yung mga, siyempre din natin maiwasan yung mga anak mayaman talaga na talagang may iba na bubulakbol nga ika nga. Pero huwag nating samantalahin yung kayamanan nating magulang. Yan ang pahalaga natin. At yung mga eskular na pinagastusan ng gobyerno o pinaaral ng gobyerno na libre, pag-isagapan niyang maging maganda ang inyong pag-aaral. Kasi kayo ang mga kuan eh, future leaders dito sa ating bansa Pilipinas. Kami, ano na eh, palipas na eh. So, payo hanggang payo na lang kami, mga senior citizen. Kasi lipas na kami. So, yun ang mga salita na. Pag hindi ka nakatapos ng high school at pupunta ka ng Maynila, yun ang madinig mo lagi. Anong gagawin mo dito sa Maynila? Hindi ka patapos ng high school. Kargador sa pier? Ganun. Kita-kita kami kung makabalik ako Maynila. Pupunta ko sila isa-isa sa isang bahay. At magiging, ano naman yun, isang pakay, isang ano naman yun, travel vlog ko. Isang katuparan ng aking travel vlog. Napupuntahan ko yung aking mga first cousins. Lahat ng aking mga kamag-anakan. Hindi lang first cousins, lahat ng kamag-anakan ko. Alam naman tayo mga Bisaya, diba? Kahit di natin kayo pili doon, basta alam natin kung saan nagmula yung kailangan kamag-alag natin yan. Ganun eh. So, mapagmahal tayo sa ating mga kamag-alag. So, from there, pumunta kong Cebu City. Doon nga sa aking first cousin na si Agaw Miller. Siya doon nga pala si Agaw. Si Agaw Miller. Marami silang magkapatid. Yung iba na sa Mindanao. Iba na sa Maynila. Si Agaw Bilya. Agaw. Lagi sa aking nag-chat-chat yun eh. Yun yung pinatang ko sa Mandawi City. Hi! Welcome to my vlogs! Punta ko sa Mandawi City. Ano sa Mandawi City sila? O set out sa inyong mga anak gaw. Si, ano, MM. O set out sa MM at sa asawa niya si Tami.
si Christy at saka yung asawa niya, si natatanda ko na apelido tugon nun, kay ano, Keisha, saka sa asawa niya, mga anak niya, medyo nakalimutan ko ang pangalan. So, shout out sa inyo lahat dyan. Mga pamangkin, mga apos pamangkin, mga kay Ego Miller at saka sa asawa niya na mapagmahal sa asawa talaga. Swerte talaga sa Ego Miller sa kanyang naging asawa. Si Agaw, ano, Gloria. Gaw! Salamat sa pagmamahal sa aking pinsan. Mahalin mo yan dahil talagang halos magkaroon abito ka naman yan. Mabait yan sa Ego Miller. At kilala ko yan pag nagmahal yan talagang mamaling ka talaga. Pareha kami. Pareha kami magmahal. Pag minahal namin, eh, talagang mamahala namin. So, ganyan ang mga kadena eh. O nananalaytay sa aming dugo. Ah, mapagmahali ka nga. So, dadako naman tayo doon sa pinuntang sa Mindanao. So, from ano? From Cebu nga, pumunta akong Davao City. Pinuntahan ko yung mga kamag-anak ko doon. Yun ang mga apo na nag-umilir yun. So, pagdating ko doon, pumunta ako doon sa aking mga pamangkin nga, doon sa Davao City. Yung nga, si yung anak na Agomiller na si Amy. Asawa niya si Danilo. Hi Dan, kamusta ka dyan? Shout out sa inyo dyan. At sa mga anak niya na si Vanessa, si Neresa, tsaka si Danica, tsaka yung anak lang bunso na lalaki. Yun lang isang lalaki. At sa kasawa ni Vanessa, lovely, anak ni Vanessa yon. Kay Neresa rin, si Mark, si Princess, sa sinatan, ganun din sa asawa niya na si Mark Janel. Si Danica na lang ang dalaga doon, at saka yung kapatid niyang lalaki. So, shout out sa lahat yan. Ganun din sa lahat ng kamag-anakan ko doon sa Santa Maria at sa Santa Cruz. Ay nalipi lang ang asawa noon, kapatid ng aking ama. Sila Goboy, Gotuni, lahat ng kamag-anakan ko dyan. Sa Santa Maria at Santa Cruz. Hindi ko na magiging lahat ang pangalan. Basta mga kamag-anak ko dyan lahat. Sa inyo lahat. Yung mga kakakilala ko, kaibigan at kasama ko sa trabaho, si Juar Quisula, Digo City. Kumusta naman itahan? Sa inyong pamilya, sa inyong mga anak. Shout out kayo dyan. Sama mong si Pamela. Kay ano, Dexter at saka si sino ba yung isang kapatid niya? Nakalimutan ang pangalan. Mga ano yan? Magkatakahindo yan. Mga lahi sa lahat. Mga taglagumbay, family, mga dato to rin sa Samoa. Kasi karamihan doon mga doktor eh. Tapos dadako naman tayo doon sa yung nga pumalit sa akin sa trabaho ko doon sa Olongga po. Si Celso. Celso, kamusta na siya? Mayroon ang malaki lupa na pinagkatiwala sa kanya ng tiyahin. 60 hectares. Ang business na doon ngayon ay mag-alaga ng mga baboy. Saka mura ang mabilihin doon. Ganun sa Digos, mura. Isang dalawa isda. Kabili ka doon, mga sandaan. Ganyan. So yun ang mga pinuntahan ko doon. Pumunta ako ng Cotabato City. Sambuanga City. Cagayan de Oro City. Sa dami na aking pinula, nakalimutan ko na. Ang mga pangalan ng mga nakilala ko doon ay mga kabrado ko din. Sa Islam. So, di kano kayo isisend. Sasadat ko na lang kayo lahat dyan. At naway, nandiyan kayo sa mabuting kalagayan. Ito ang iyong lingkod, si John Calet Cadena. Ako'y magpapaalam na. Naway magpatuloy kayo sa pag-subscribe sa aking channel. Please like, share, and subscribe sa aking channel. And hit the notification bell so that you will be updated every time I upload a new video. And also the channel of my family. Bye-bye! Our love is a lie. So where begin? Foolishly laying our hearts on the table. Stumbling in.